Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayon ang ama ni Joy na si Samuel, ang tanging hiling ay magsimba sila na kompleto ang pamilya. Sa paglabas naman ni Joy sa kwarto ay napunan niya ang suot ng anak na hindi kanais-nais sa simbahan. Sa pag-umpisa naman ng pasukan, ayaw ni Sofia na maging schoolmate ang kapatid dahil sa mga kilos nitong may pagkawerdo. Inasar ni Joy si Sofia na lampas ang lipstick kaya napatakbo ito papasok ng bahay. Sa barber shop naman ni Mang Kaloy ay seryoso silang nagtulong-tulong para linisin ang shop at para matawa ang mga kasamahan ni Darling ay kinantahan niya ito. Nag-usap-usap naman sila kung paano makarecover dahil nauso na ang nakawan sa kanilang barangay. Pero si Mira ay napaka-positive na mag-isip at sinabihan ang mga kasamahan na dapat lang sila maging magpasalamat dahil wala sa kanila ang nasaktan at maniwala na meron ding tulong na darating at nagkataon naman na dumating ang mga tauhan ng mga adventkula para mamigay ng tulong. Napakita naman ng gila si Miguel at tumulong sa mga taong nagbubuhat ng kahoy. Napakabusilak naman ang puso ni Mira kahit muntik nang nakawan si Darling ay binigyan pa din niya ito ng konting tulong ang magnanakaw at sinunod ito ng kanyang mga kasamahan na sina Joy ang pamimigay ng relief booze kaya marami ang nagpasalamat dito kay Mira dahil walang umuwing gutom. Nagsimula naman ang mga tao maniwala kay Mira na naghihimala din ito. Kaya nabahala si Deborah at kinausap si Mayor Simon na palayasin na si Mira at baka mapiktuhan ang kanyang healing center. Kaya si Mayor Samuel ay gagawa din ng paraan para mapatalsik si Mira. Naging interesado naman at tinanong si Mayor Samuel kung identified na ba ang katawan na padpad. Maungkat na kaya ang krimen na ginawa ng magkapatid na Deborah at Agatha, mabibigyan na kaya ng hustisya ang pagkamatay ni Fatima. Kaya sabay po natin subaybayan ang huwag kang mangamba.